Ito guys, no, medyo bothered lang tayo dito sa balitang ito, no? Ayan, ang gold coin yan. Sa balita ng ABCBN na ito, no? ABCBN News, no? A scammer who claimed to be related to President Ferdinand Marcos Jr. faced complaint after the eviction sought assistance from the Presidential Anti-Organized Crime Commission, no? Pa-okay ba yung tawag yan? So, sino to? Yan, no? Scammer na nagpakilalang pinsan ni Marcos Jr. inireklamo. So, sino yun? Diba? Parang unfair naman. Bakit di nila banggitin dyan, ano? So, tignan natin to kung babanggitin dito. Pero parang hindi pa rin, eh, no? So, in title niya, ito eh. Scammer na nagpakilalang pinsan ni Marcos Jr. inireklamo. Actually, President Marcos yan eh. Presidente yan eh. So, Maynila, nagpasaklolo na sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC sa Camp Crame, Quezon City, ang mga nabiktima ng scam, no? So, di marami pa mabibiktima nito. Sino yon na natangayan ng milyong piso? Ba't di nyo dinimanda? Hindi kinagsampakan ng kaso. NBI, ganyan. Saka pangkorte na yan, ha, di ba? Sa Regional Trial Court. Ano yan eh? Scam, di ba? Yung large-scale stapa. Batay sa investigasyon, nagpakilalang mag-anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang scammer. Oh, sino yon? Anong pangalan? Para makapanghikayat ng mga mag-i-invest sa kanya ng pera. Okay? Pakinggan ano natin ano? Labis ang panghihinayang ng retired military official na si Alias. Bakit mga Alias? Benji. Bakit hindi mga totoong pangalan? Ba't gano'n? Ano klaseng balita ito? Dahil naglahong parang bula ang kanyang 800,000 matapos niyang i-invest sa sinasabi niyang scammer noong Agosto 2022. Tagal na rin pala, no? Pero, nasa loob si boss kasi noon, eh. 2022, no? 3 years na nakakulong si boss. 2021 siya noon makulong, no? 2020, no? 2020 siya nakulong, eh. Dagdag pa, ito, 2022 nangyari, so hindi talaga si boss FLM. Dagdag pa niya, katatapos lamang niyang mag-loan ng 1 million ng may kayat siya ng scammer at matapos ang 1 linggo, binigyan niya ito ng 800. Talaga? Kikilala, hindi mo kakilala, nagpakilala lang na ganun, binagbigay ka ng pera, ganyang kalaki. Galing mo rin, ano? Pagdating ng January, nilapitan ko na siya. Inisyuhan niya ako ng check 1.5 million first time ko sa buhay ko na makatanggap ako ng talbog, no? Laki ako nga, baka hindi nyo mabasa. Talbog na check. Ngayon nung inisyuhan ako ng talbog dahil hindi ko alam
kung ano ang gagawin ko. Hindi mo alam, gagawin mo. Di ba ebidensya na yon na pwede mo na siya i-demanda, no? Nag-i-issue siya ng bouncing check. Stop pa rin yun eh. Tapos hindi mo alam, may 800,000 ka, hindi ka marunong magtanong sa abogado. O, nagkikita pa rin kami. Talaga. Hindi ko binabanggit. Ba, talaga? Iniscam ka, no? Inisyuan ka ng talbog na check eh. Hindi mo malang binabanggit. Ang bait mo naman. Hindi niya rin binabanggit. One time, sinabi niya sa akin, ibalik ko na lang yung pera na ibinigay mo sa akin. Wala naman siyang nabalik. Kwento ni Benji. So, hindi natin alam kung anong to, no? So, si Alias, no? Dito na tayo sa si Alias, eh. Si Alias Maria. Inalyasan lang, babae. Si Alias Maria naman, hindi. Ito pala ano rin, ano? Hindi man lang nila inalyasan, hindi man lang sinabi kung lalaki o babae. Naman na ngayon, taon lang nag-invest, umabot sa 12 million ang naibigay na pera sa scammer. Ngayon taon lang. So, nakakulong na si boss eh. So, imposibleng siya yon. Aniya, nakilala niya ang scammer. O, hindi mo makikilala si boss. Noong April 17, bago lang eh. Ngayon taon lang eh. Hindi mo makikilala si boss. Si boss nasa loob eh. At noong April 26, nakilala mo siya ng April 17, tapos April 26, nagbigay ka na kagad ng 1.5, ano? Ilang million? 12 million ba yan? Ilang million? Nagbigay ka kagad ng 12 million, gano'n? Nagbigay siya nito ng 6 million, no? Kakakilala mo palang, bigay ka agad na 6 na million. Ang galing, ha? Nasundan pa ito ng 1 million. Noong, ba, talaga, pabigay ka ng bigay ng pera. Alias, ano, May 1. 1 million noong May 2. At 4 million. Dahil pera. Noong May 9. Kaso, alias lang pangalan mo. Kaya hindi natin malaman. Dagdag ni Maria, nagtiwala siya dahil sabi umano ng tauhan niya na sa totoong pinsan ito ni Pangulong. Sinabi ng tao, syempre, sasabihin niya yun. Bakit doon ka magtatanong? Eh ano ngayon kung pinsan, bakit? Pag pinsan ba, hindi ka na pwedeng maloko? Di ba? Kasi kahit ba kapatid yun. Kasi pina-verify ko sa PSG. So it turned out na bago ka nagbigay ng pera, pwede ka naman pala magtanong sa PSG, bakit di ka muna nagtanong? Ay nako, talk to someone from the PSG, hindi siya kakilala. Oh. Nagbigay ka muna ng pera bago ka nag-background check. Galing mo rin, ano? Sige, paniwalaan natin yung kwento nyo. Kunwari, naniniwala ako. Kwento rin ng mga biktima na binigyan sila ng scammer na tinatawag nitong commemorative na limited, no, edition na gold coin umano, kaya mas lalo ano silang naniwala. Okay, ito yung commemorative gold coin, ano, pakita natin. Alright. Ayan yung commemorative gold coin, ano? So, diretso tayo. Bibigyan natin reaction to, ah. Sa background check na ginawa ng pagpaok, lumalabas na hindi ka mag-anak ng scammer, si Pangulong Marcos. Eh, ba't di mo banggitin na pangalan? Para wala nang maloko, di ba? So, pata, hindi niyo banggitin pangalan.
Bakit? Hindi, anong reason nyo bakit ayaw nyo banggitin pangalan? Diba, pwede naman yung banggitin, ha? Kung lalaki, babae yan, o sa alias na ganito, ba't di nyo banggitin pangalan? Saka yung edad niya. Ayon kay PAOK Executive, para wala na siya mabiktima, Secretary Gilberto Cruz, modus ng scammer na magpakilala bilang taong malapit sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sasabihin rin umano, kahit ba sabihin niya, kahit ba kasama, kahit mga kapatid, ba't ka magbibigay ng pera? Sumiyo naman nito na may kaugnayan siya sa malalaking negosyo sa bansa at kanyang anak siya ng mga Marcos. Kamag-anak. Then, ayan, then, imimit kanya sa magagandang hotel, mamamahaling restaurant, and then, kompleto yan, na nakabarong na parang mga security, and then, minsan nakalogo ng Malacanang. Dagdag pa ni Cruz. Natawa ako rin eh. Nagsuot lang ng may logo, naniwala ako na. Ayon din kay Cruz, may mga nauna ng kaso ang nasabing scammer. Sino yon? At nakalaya matapos magpiyansa. Nakalaya? Ba, tapos may kaso na pala yan, hindi nyo mabanggit pangalan. Diba? Ba, eh kung may ano na din, meron na siyang mugshot, ba't di nyo pakita yung mugshot? Hinihikayat ng PAOK para walang mabiktima. Ang iba pang nabiktima ng kaparehong modus na mag-report sila sa kanilang tanggapan. Magre-report kami. Hindi namin alam kung sino yung binabanggit nyo. Diba? Paalala ng PAOK sa publiko na mag-ingat sa suring mabuti ang mga pinaglalaanan ng pera. Diba? Sabanggitin nyo kung sino yun. Diba? Parang phishing to eh. Hinihikayat ng PAOK ang iba pang nabiktima. Hindi niya mabinabanggit kung sino eh. Ng kaparehong modus na mag-report sa kanilang tanggapan. Woo! Style nyo. Puro alias. Ha? Alam namin yan. Alam namin yung style nyo na yan. Hindi kami pinanganak kahapon lang. Gumagawa kayo ng kwento eh. Unang-una, hindi ka paniniwala yung mga kwento nyo eh. Ilang araw pa lang kilala, April, tapos nagbigay ka agad ng ilang million, sunod-sunod. Nagpakilala lang ka mag-anak, di ba? Saka daw na check, saka pina-check. Ay nako. Nagpapatawa lang kayo. Sa totoo lang, mag-report ka mag-anak. You are phishing eh. Phishing ano yan eh. Hindi nyo binanggit kung sino yung pangalan tao. Walang pagkakakilanlan sa balita nyo eh. So hindi natin alam kung anong klase ng balita ito, no? So balikan natin itong inano rito. Kanino galing yung balita na ito? ABCBN. Tapos sa PAOK TFP, hindi natin anti-organize eh, no? Kaya paano kaya natin iyaano nito, no? Pag ginanon mo to, ano lalabas dito? Sino itong mga, tignan natin yung mga ano, ha? Scammer, ikaw mag-anak talaga yan ng mga Marcos. Grabe ka naman. So, di tapat ko lang yun dito, ha? Babasahin ko lang yung ano. Basta Marcos ng usapan, mukhang kailangan mag-ingat. So, walang binabanggit. Tumakbo. Panalang senador, mananalo ka pa. Runs in and blood daw. So, totoong kamag-anak yan. Scammer. Dami nga nabudol sa Taliano Gold. Eh.
ang so wala pa namang binabanggit dito si buti na lang buti wala pa namang binabanggit si Francis dito, no. So tignan natin, no, parang fishing to, eh. Fishing for ano to? Kunwari may nagreklamo ganun. Nine-scam siya, eh. So ito yung dapat pag-ingatan ni Francis Leon Antonio Marcos. Itong mga ganito. Kailangan makarating ito kay Francis Leon Antonio Marcos. Mga FLM family, kasi ano to, delikado to. Baka mamaya may mag ano, tapos siyang i-diin dito. Yun lang po muna at maraming salamat.